So, ako po ay anak ng isang dating OFW. So, nandito yung mama ko ngayon. I am stage mother. Okay, so labing dalawang taon nagtrabaho sa ibang bansa. Doon na nakapag-asawa, doon na nagpamilya. Until one day, nag-decide siya umuwi ng Pilipinas. Kasi sabi nga nila, kahit anong tagal mo sa ibang bansa, uuwi at uuwi ka pa rin sa lupang sinilangan mo. Tama? Ang maganda, pag-aandaan mo yung pag-uwi mo na yun. O si mama ko po, habang siya nasa ibang bansa, siya po ay nag-aral ng vocational courses sa pag-ninegosyo. Okay, mga seminars, mga training, kaya po umuwi siya sa Pilipinas, ibig na siya ay pumasok sa employment, o mag-decide na bumalik ulit sa ibang bansa, siya po ay nag-decide magtayo ng negosyo. Kaya alam po, sa kalagitnaan po ng aming limang taon na pag-ninegosyo, ang aking po kapatid ay na-diagnose po ng sakit sa baga, meron po siyang lung tumor at meron po siyang early stages po ng leukemia o kanso sa dugo sa age po niya na 7. Sa dalawang taon po niyang pagkalabot, ang amin naman po tatay ay na-diagnose naman po na brain tumor. Okay, so nung time po na yan, ipinakilala po sa amin ang produkto ng First Vita Plus. Okay. Akala ng iba, ganyan din yung reaction ko nung narinig ko yung First Vita Plus. Pero baliktad, bakit? Kasi nung ipinakilala sa amin ang First Vita Plus, hindi kami agad naniwala. Alam niyo kung bakit? Kasi yung nag-offer sa amin ng produkto ay classmate po ng mama ko nung elementary na ang trabaho po niya ay conductor ng bus. At nung panahon na yun, mamimili lang po kami kung saan kami maniniwala. Kung sa isang doktor o sa isang conductor. Sa palagay niyo po, saan kami naniwala? Sa isang doktor. Kaya ano pong ginawa namin? Pumunta kami ng Maynila at doon nakapagsapalaran po kami para ipagamot ang aming tatay. Ipang-opera at ilaban at itaya lahat ng mga finances na meron kami. Kaya lang God is so good. All the time. Tama mo? Meron pala siyang ibang plano na gustong gawin sa buhay namin. Kasi yung First Vita Plus na in-offer sa amin para magbigyan yung kaibigan ng mama ko, bumili lang kami ng isang kahon. Inilagay namin sa ibabaw ng ref at nakita ng kapatid ko. At noong time na yun, ang isa sa pangunahing pinagbabawal sa kapatid ko ay pag-inom ng mga artificial juice at soft drinks. So ang alam niya, ang First Vita Plus, dahil juice, ang alam niya, bawal sa kanya. Kaya hindi niya iniinom. Tinatakas niya. Kinukuha niya isa siya, pinubuksan, pinapapa. Pag hindi na po sinisilid sa garter ng shorts. Kaya kung tinatanong lang, Lope, ilan ang nainom na Vita Plus ng kapatid mo? Wala po siyang nainom. Pinapak meron. Okay? So, yung kapatid ko po, tuloy-tuloy ang kanyang pag-inom ng First Vita Plus sa loob po ng 6 na buwan. Noong time po na yun, ay binawihan na po ng buhay yung aming father. Lahat po ng mga pinagtrabahuan ng parents ko abroad for 12 years, lahat ng pinagtrabahuan ng parents ko sa pagninegosyo for 5 years, doon namin napatunayan na kahit ano pang meron ka, negosyo, empleyado ka man, abroad ka man, pag nagkasakit ka, tapos ang kita mo. Namin sa ospital. Pero sabi ko, God is so great. God is so good. Dahil yung produktong pinapak ng kapatid ko, yun ang dahilan kung bakit siya po ay nanatiling buhay ngayon at siya po ay second year college naman. Noong time po na yan, ako po ay estudyante sa Tarlac State University. Bachelor of Science and Accountancy po ang kurso ko. Noong mga panahon na yan, kinuha ko po yung kurso na yan kasi meron kaming negosyo. Sabi ko, gusto ko makatulong sa pagninegosyo ng pamilya namin. Pero nung time po na yan, parang bumuhuy mundo ko nung sinabi sa akin ng mama ko na, Peng, hindi mo na kita kayang pag-aralin. Kasi nung namatay po yung father namin, hindi lang po pamilya ang iniwan niya, kundi 4 milyong utang. Dahil lahat ng mga negosyo namin po ay na-bankrupt, lahat ng aming mga bahay, lupain, bukirin, mga sasakyan ay nasalila sa bako, so wala pong matirang kahit ano sa amin, kundi mga utang. So nung time po rin, nag-design po ako na higit pa mga aking pag-aaral. Ako po'y pumunta ng Maynila, nakapagsapalaran, nag-apply sa iba't ibang klase ng trabaho hanggang sa ako'y natanggap sa isang BPO company para maging isang call center agent. Kaya lang sabi sa akin ng mga open, tatapto na nga lang tayo sa pamilya, umuwi ka na lang dito sa probinsya. Meron din naman mga call center dito sa atin, dito ka na lang magtrabaho. So nag-design po ako umuwi ng Tarlac, at habang ako'y nagkatrabaho, nabigyan po ako ng pagkakataon ng makapag-aaral sa mga TESDA accredited schools. So ako po ay isang proud TESDA niyan. Okay? So, nung time po na yan, ang mindset ko, mag-aaral ako ng vocational course para mabilis ako makatapos para makapag-abroad ako. Kasi sa loob po ng 12 taon na nag-abroad ng magulang ko, sumak-
buhay ko. Kaya po sa loob ng 2 taon, nag-aral po ako na isa lang ang goal ko, makapunta ng ibang bansa. At noong mga panahon po na yun, ang mama ko nagsimula ng magnegosyo ng First Vita Plus. Ako po yung alamang sa kanyang karyere. Ako po yung unang-unang taong nagninegatibo sa kanya. Ako yung unang-unang taong hindi naniniwala sa kanya kapag sinasabi niya sa amin na pe, yayaman na tayo. Ako yung unang-unang nagsasabi sa kanya na hindi totoo yung pinapaniwalaan mo. Kasi marami akong kaibigan sumali sa networking. Marami akong kaibigan sumali sa networking na hindi nagtuloy sa pag-aaral kasi nag-full-time sa pag-network. So yung dating sa network marketing, hindi ganun maganda. Kaya lang, habang tumatagal na ginagawa ng mama ko yung negosyo, unti-unti kong nararamdaman yung pagbabago ng buhay namin. Hindi man ganun malaki, pero may maliit na pagbabago. Kasi simula nung matuwa ng isang utang, hindi na kami kumakaya ng 3 beses sa isang araw. Pero nagsimulang magpahita pa sa mama ko, 3 times a day na kami kumakaya, may dessert pa. Hindi kita pipiliting mag-Vita Plus. Tapusin mo muna yung ginagawa mo. Pag natapos mo na yan, diwigyan kita ng pagkakataon para mag-desisyon gawin ang negosyo ng First Vita Plus. Kaya habang nag-aaral po ako sa umaga, sa gabi, nagkatrabaho po ako as call center agent. Pag weekends, ako po ay marahit sa mga catering. Waiter, tigaluto, dishwasher, cargatron, oraron po yun. Pati tigaubos ng pagkain, dinadali ko po yan. Okay? So, First Vita Plus. Naranasan ko muna maging empleyado, naranasan ko pamasukan, naranasan ko yung hirap na pinagsasabay mo ang trabaho ng higit sa 2, 3, 4 na tao, pero ang sweldo ko lang mapara sa isa. May mga nakaranas ko ba yan? Yes! Di ba? Kahit kalabaw ka sa labas, pero yung balik sa'yo, tira-tira na lang. Kaya isang araw, inipitahan ko ng mama ko sa Manila, sama ka sa akin sa Maynila, babayaran kita ng 500 pesos, tutulungan mo lang ako magbitbit ng power pa kasi dadaling ko sa Isabela. Noong time na yun, wala pa po kami sasakyan. Nagbubugin kami mula dito, papunta ng Taglac, tapos didiretso po kami ng Isabela para mag-network po si mama ko. So dahil mukha po ang pera, sa halagang 500, nakalagdag niya po ako sa Maynila. At doon na po nagsimula ang journey ko sa First Vita Plus. Dahil hindi ko makakalain na sa pagpupo ng isang seminar at pakikinig ko sa isang janitor na naging full-time millionaire. Nung nag-assist na ako si HJR sa harap, sabi niya, actually, hindi pa po yun yung bagay niya noon, yung 9 million pa. At naalala ko, hindi pa yun yung kotse niya noon. Ang kotse niya po noon, Land Cruiser, Ford Focus, at saka po yung 2 Fortuner. Yun ang kanyang sasakyan ng tatanda ko. At sabi ko, gusto ko din nung mga meron siya. Hindi ko naiintindihan yung 5 gulay, hindi ko naiintindihan yung 5 ways to earn, at naiintindihan ko lang, gusto ko yung nakukuha niya. Sobra-sobra nga yung mga nakuha niya kasi simple lang ang pangarap ko ng time na yun. Magkaroon ako ng isang magandang cellphone. Kasi ang cellphone ko po ng Cherry Mobile, yung buy one take one ng 800 pesos, na kapag nag-picture ka, mas maliwanag pa kinabukasan ko kita sa litrato. Yung mga itong cellphone nun. Yung cellphone ko, sabi ko, makabili lang ako ng magandang cellphone, makabili lang ako ng iPhone 3. iPhone 3 po kasi puso nun eh. Sabi ko, sisiriswain ko First Vita Plus. Kaya nung napahit ako sa FDR, April 5, kurmalbit ako sa Tesla. April 6, nag-sorry ako ng toga. April 7, nag-full-time po ako sa First Vita Plus. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. Bakit? Kasi sabi ko, habang bata ako, gusto ko matapit ang pangarap ko. Long time po na yan, 21 years old lang po ako. Sabi ko, walang mangyari sa akin sa First Vita Plus. Isang taon, pwede pa rin ako mag-abroad. Dahil after April 7, 2011, hindi madali ang journey, mahirap. Masubukan ko ding mahabol ng aso, masubukan ko ding maksidente sa motor, masubukan ko ding magbibit ng power pack habang umuulan. Mabasaan ang ulan, huwag lang yung power pack, naranasan ko din po yun. Hindi madali ang journey, pero hindi po masamang sumubok. At hindi po ako nagsisi, kasi nabuhan ko po ang programa ng First Vita Plus dahil sumusunod na po yung blessings na ibinigay sa amin ni Lord. Sumunod na taon, brand new ulit sa sakyan. 2015, brand new ulit sa
Hashtag masarap pag-isigil! Dahil naniniwala ako na hindi lahat ng sigil panukot na
nag-settle sa mga trabaho na hindi naman pasok sa mga bagay o sa mga pangarap nila. Tama? Kasi ang sa totoo lang, hindi naman ito dapat ginagawa ko ngayon eh. Dapat nagluluto ako. Dapat nag-serve ako ng pagkain. Kaya lang, isang bagay lang ang dahilan kung bakit ko sinubukan ng first fight class. At yun na yung sikat-kasikat na hashtag ng mga kabataan na yun. Hashtag YOLO. Ang ibig sabihin niyan, you only live once. Minsan lang daw tayo mamatay. Gusto niyo i-try? Kasi naman. Okay. You only live once. But if you do it right, once is enough. Ngayon ang tanong ko, paano mo nalalaman na what you're doing is actually right? Isang salita lang din ko. Ang batayan ko para malaman ko na tama ang ginagawa ko. At yun ay ang salita happiness. Para sa akin, kapag masaya ka sa ginagawa mo ngayon, kahit pumatay ka bungas, wala kang pagsisisihan. Kapag masaya ka sa ginagawa mo ngayon, masaya ang pamilya mo sa ginagawa mo ngayon, masaya ang mga mahal mo sa buhay, ang mga mahal mo sa buhay sa ginagawa mo ngayon, kahit bungas, magpaalam mo sa mundo, wala kang pagsisisihan. Hindi yan po isang darating. Kaya gusto ko i-congratulate kayong lahat dahil naniniwala ako na kaya ka nandito ay dahil pinili mo ang first fight class at pinili mo ang tunay na happiness.
na the pain you are experiencing cannot be compared to the joy that is coming. Romans 8:18. Oh!
makes you weak. Kung hindi mo ito maranasan, hindi ito industriya na para sa'yo. Kung ayaw mo ito, baka isa ka na sa mga tao hindi makakabot ang pangarap niya. Pero nandito ka na kapatid eh. Alam mo ba kung ano totoong rason kung bakit may mga tao hindi nila naabot ang pangarap nila? Kasi isang rejection pa lang, konting sakit pa lang, konting failures pa lang ang pinipili na nilang mag-give up. Yan ang totoong rason. Kaya tanungin mo sarili mo. Susuko ka na? Hihinto ka na? Sabihin mo sa sarili mo, Tol, you've worked enough to give up now. Yes. Marami ka nang iiyak para huminto nga ba na kayo kapahito? Yeah. Maaari kayo ng pangarap mo at nandito nga. Pero mapunta ka naman dun eh. Huwag mo tingnan ang dami ng pangarap mo at tingnan mo kung saan ka nang galing, ang lalo mo lang o huminto ka pa. Nandun yung premium. Nandun yung price.